Ayon nga sa report, itong si Cedric Berfield, nagka-interest ang San Miguel Bermin sa kanyang serbisyo matapos nga ang opening game ng Governor's Cup ng Blackwater Boxing kontra sa Rain or Shine Elasto Painters, na kung saan 16 points nga ang kanyang kinuhang puntos, mas lamang pa sa import nila, or mas marami ang nagsasabi na mas maganda pa ang naging performance ni Cedric Berfield kaysa kay Ricky Lido na import ng Blackwater Boxing. Kaya ang San Miguel Bermin ay binabalik ang panliligaw kay Cedric Berfield at sa Blackwater Boxing. Marami nga ang nagsasabi, mahihirapan dito ang San Miguel Bermin na kunin itong si Cedric Berfield dahil hindi nga nila ito farm team. Alam natin, ang farm team ng San Miguel Bermin ay ang Northport Batang Pier at ang Terra Perma Jeep. Dahil ang Blackwater Boxing ay nasa ilalim ng MVP group, na kung saan tanging MVP group teams lang ang pupwedeng kumuha ng mga player sa Blackwater Boxing. Bakit nga ba nagka-interest ang San Miguel Bermin kay Cedric Berfield? Dahil nga napakaganda ng performance nito, hindi lang magaling itong umiscore. Dahil two-way player itong si Cedric Berfield, pupwede maging defender. At isa itong franchise player na pupwedeng sandalan ng San Miguel Bermin sa mga future neto. Alam natin na ang San Miguel Bermin nagkakailad na ang kanilang mga stars. Kaya naman, ngayon pa lang pinaghahandaan na talaga nila ang future. Bakit nga ba si Cedric Berfield ang gustong makuha ng San Miguel Bermin? Dahil napaka-special nitong si Cedric Berfield. Pagdating sa experience, marami na itong experience international. At the same time, nakapaglaro na ito ng high-level basketball na hindi pa nakikita ng mga PBA fans. Pwede daw itong si Terrence Romeo na ipalit sa San Miguel Bermin papunta sa Blackwater Boxing. Ayon nga yan kay Homer Sison. Actually, ilang buwan na ang nakalipas nang ilabas ito ni Homer Sison, pero bumabalik muli ito dahil na rin sa ganda ng kanyang ipinapakita ni Cedric Berfield. Noong una, tinatanggi pa ng Blackwater Boxing na si Terrence Romeo at si Cedric Berfield ay hindi nila tatanggapin ang kanilang inaalok na trade package, dahil alam naman natin na mas bata itong si Cedric Berfield kaysa kay Terrence Romeo. Pero si The Bro Terrence Romeo, alam natin kung ano ang kakayahan na meron ito at kayang-kayang punan ito ni Terrence Romeo kung mawawala sa Blackwater Boxing itong si Cedric Berfield. Ang pagkakaiba lang, dahil si Terrence Romeo ay meron edad na, samantala itong si Cedric Berfield ay bata pa. Pero kung pagbabasihan ang performance, kayang-kaya pa rin ibigay ni Terrence Romeo ang kanyang 100% na performance, lalong-lalo na unti-unti na siyang bumabalik sa dating forma matapos nga magkaroon ng injury. Oo, matapos nga ang kanyang injury, bumaba ang kanyang minuto at bumaba rin ang kanyang performance. Pero kayang-kaya itong ibalik ni Terrence Romeo kung sakasakaling mabibigyan ito muli ng pagkakataon. Alam natin na ang kanyang minuto sa San Miguel Bermin ay limited minutes mula ngayon, dahil nga tinitingnan pa at inoobserbahan pa ang kanyang injury. Kaya ganoon na lang ang San Miguel Bermin na ipakita or ibigay ang kanyang minuto, inuunti-unti muna ni Coach George Gallet hanggat maging 100% na nga itong si Bro Terrence Romeo. Kaya kaabang-abang ang magiging 100% ni Terrence Romeo. Pero ayon nga sa report, itong si Mwala Tautua ay isasama na daw sa package ng San Miguel Bermin. Ito yung package na hindi matatanggihan ng Blackwater Boxing. Imagine mo, Terrence Romeo at Mwala Tautua kapalit ni Cedric Berfield. Ang tanong na lang, aaprobahan ba ito ni Commissioner Willie Marshall? Tiyak, mayroon isasama rin sa
Blackwater Bossing na player para lang matuloy ito. Pero ang matindi dito, makukuha ng Blackwater Bossing itong si Cedric Berfield, rather si Terrence Romeo at si Muala Tautua. Alam natin si Muala Tautua, limited minutes rin ang inilalaro nito sa San Miguel Vermin. Hindi niya talaga mailabas ang kanyang full potential, na alam natin na mas mataas din ang level ng kanyang paglalaro. Pero nagkakaedad na si Muala Tautua, kayang-kaya pa rin niyang ipakita na kayang-kaya niyang itaas ang antas ng paglalaro ng basketball ng Blackwater Bossing. Kaya aabangan natin sa mga susunod na araw kung kakagatin ba ng Blackwater Bossing ang alok ng San Miguel Vermin na si Terrence Romeo at Muala Tautua kapalit lang nitong si Cedric Berfield. Bago pa man natin tapusin ang ating kwentuhan, shoutout muna tayo sa ating mga solid na followers na laging sumusuporta sa atin. Kay Sir Adrian Dulay at sa Dulay Family, Anthony Lucky Alon at sa Lucky Alon Family, Kagawad at sa Kinudukusin ng Agonoy Bulacan, Ricky Lansan ng Ricky Rider TV ng Tansa, Cavite, Malyari Mascarinas, at syempre si Mr. Julius Roche. Marami pong salamat sa walang sawang yung pagsuporta. Pagbisita na rin po ng Facebook fanpage ko, pakilagi, pakipalo, pakishare, ganoon din po sa YouTube channel ko na Percival Monteron Sports Channel. Hanggang sa muling kwentuhan, maraming maraming salamat po.